Hi guys, welcome back sa akin channel. It's me again, Sarah Huang. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Okay, for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano magkaroon ng Google AdSense pin at kung gaano ito katagal bago dumating at kung magkano ang sinasahod ng isang small YouTuber katulad ko. So, mag-start muna tayo sa kung paano magkaroon ng Google AdSense pin. Okay, kailangan guys, meron kang YouTube channel. At syempre, kung may YouTube channel ka, syempre kailangan may videos ka doon. So ngayon, kailangan mong ma-reach ang requirements ni YouTube na 4,000 watch hour at 1,000 subscriber. Ngayon, pag na-reach mo na yun, pwede ka na mag-apply for monetization. Kapag ikaw ay na-approve naman, mag-i-email naman sa'yo si YTA. Mag-i-email sa'yo si AdSense ganun. Ngayon, pag ikaw ay na-approve na, kailangan mo naman mag-ipon ng $10 minimum amount sa iyong Google AdSense account. Pag meron ka na nun, mapapadalhan ka ng Google AdSense pin via email. Tapos, ang sabi doon, darating ang pin mo or marireceive mo ang pin mo within 2 to 4 weeks. Pero nga guys, dahil sa nararanasan nating pandemya is asahan natin na matatagalan siya. So ngayon, para hindi kayo umabot dun sa 4 na buwan na palugid nila bago ma-verify ang inyong billing address, guys, advice ko sa inyo na within 2 to 4 weeks hindi nyo pa na-receive ang inyong Google AdSense pin. Mag-resend na kayo. Kasi kailangan yung makatatlo or apat na beses na resend bago kayo makapag manual verification. Yung pagma-manual verification guys is kumbaga second option yun kung paano nyo ma-verify ang inyong billing address at para makasakod kayo ganyan. Kasi sa akin guys, naranasan ko din yung mag, alam mo yung struggle na pag-aantay na sobrang tagal na dumating yung pin ko, as in 1 month na hindi pa siya dumarating. Wala akong ka-idea kung paano yung pag-manual verification. So meron akong isang friend which is si Sis Belen at si Sis PG Raven. Nagsabi sa akin na manual verification na ako. Tapos ngayon, tinanong nila ako kung nag-resend na daw ba ako kasi kailangan ko makatatlong beses mag-resend. Ang sabi ko, hindi pa. 1 month na ako, hindi pa ako nakakapag-resend. Sabi nila, mag-resend ka na kasi kailangan mo yan. Kailangan mo makatatlong beses na resend bago ka makapag-manual verification. So ayun, dali-dali akong nag-resend. And then, after ako mag-resend, meron akong nabasa ng short message lang na sabi nila, within 3 to 5 days, marireceive ko na ang aking pin. Kaya lang, wala pa. Hanggang dumating na ang pangalawang basis na kailangan ko nang mag-reserve ng pin, which is, natapos ko na yung second week again, yung pang 2 weeks na naman. So, nag-reserve na naman ako isang beses, pangalawang beses na. Hanggang sa nakatatlong beses akong reserve. And then, ayun, nakapag-manual verification na ako. After kong mag-manual verification, guys, dumating ang aking pin. Apat na pin. O, diba? Dumating siya after kong mag-manual verification. So, napaka-importante din nung pag-resend ng pin para ikaw ay makapag-manual verification na. So, ngayon, kung gusto nyong panood kung paano mag-manual verification, ilalagay ko sa description ko ang link kung paano mag-manual verification. Umawarin kasi ako ng video kung paano mag-manual verification. So, sana mapanood nyo at makatulong din sa inyo. Okay? So, ayun. Mapunta naman tayo sa kung magkano ang sinasahod ng isang small YouTuber katulad ko. Guys, hindi kasi kami para pareho na sinasahod. Meron na small YouTuber na
sumasahod ng malaki, as in malaki. Yung maabot ng 50K, ganun. Pero ako, sa side ko, hindi pa ako maabot sa ganun. Which is, sana makaabot. Kaya lang, syempre, kailangan ng sipag at tiyaga kasi sa ganyan eh. So, kailangan magsipag at magtiyaga. And then, ako kasi, ito, ang unang sahod ko, guys, nakaipon ako ng $150 sa aking Google AdSense account. Guys, bago kayo makasahod, kailangan meron kayong $100 threshold sa inyong Google account. Pag nakaabot kayo ng $100, automatic na guys, makakasahod kayo. Ako guys, nakaipon ako $150. At ang sinahod ko sa peso is 7,621. Diba? Ang laki. Sobrang saya ko guys kasi sa loob ng 5 years, nakahawak ako ng sarili kong pera. O, diba? Ang saya-saya. Kasi, hindi ko din naman inaasahan na mag-YouTube ako, mag-vlog ako. Kumbaga, ano lang ito eh. Sinubukan ko lang. At yung subok ko na yon nagbunga. Diba? Nagbunga siya na hindi ko inaasahan. And then, ayun na guys. Sobrang saya ko kasi nakakasahod ako ng ganun. Ganong halaga, ganong kalaking halaga. Sobrang laki na yun para sa akin. At sobrang thankful ako kay Lord kasi alam mo yun, yun bang kahit na sa bahay ka lang, kumikita ka ng sarili mong pera, hindi mo kailangan lumabas, magtrabaho sa labas. Kasi kahit nasa bahay ka lang guys, kikita ka sa pamamagitan ng pag-vlog. So, sana sa mga nagbabalak na mag-vlog dyan, mag-vlog na kayo. Wag nang ang dami pang iniisip. Kasi hindi ako marunong, kasi hindi ako magaling. Wala naman yan sa pagiging marunong or magaling. Basta, pag-aralan mo. Kasi wala namang bagay na hindi na pag-aaralan. Basta pagsusumikapan mo, di ba? Ako kasi, mahihiyain din naman akong tao. Nagsubok lang ako at ngayon nagustuhan ko siya kasi nakakasahod na ako. So, pangalawa kong sahod guys, $100. Sa peso, 5,000 lang siya, 5,000. Diba, sabi ko nga, hindi siya mataas, hindi rin siya mababa. Sumasakto lang kasi ang mahalaga naman guys is makaabot kayo ng $100 threshold para makasahod kayo. Or kung higit pa doon sa $100, di mas masaya, di ba? Kasi sa mundo ng YouTube, guys, kailangan mo ng sipag at tiyaga. Kasi kung meron ka niyan, magbubunga siya ng malaki. Eh ako kasi, nabisi lang ako ng mga nakaraan, kaya hindi ako masyado nakapag-focus sa pag-vlog. So, hindi siya masyadong malaki. Anyway, okay na rin yun kasi at least, di ba, meron kang nare-receive na sahod. Pangatlong sahod ko, guys, hindi ko na receive kasi hindi ako umabot ng $100. So, naipon na siya hanggang sa ang pang-apat na sahod ko na ayun, medyo lumaki kasi medyo sinipag-sipag tayo. Sumipag-sipag tayo and then nakaabot ako ng 20,000. Sobrang saya kasi hindi ko inaasahan na aabot ako sa ganun, na makakasahod ng ganun kalaki. Eh, sobrang tulong na yon sa pang-araw-araw namin dito. Panggastos, pambili ng kung ano-ano, di ba? At may maipon kahit konti, kahit papaan. So, ayun lamang guys, kasi hindi pa ako nakasahod na buwan-buwan talaga. Lumalaktaw siya kasi hindi ko naiipon yung $100. So, ayun guys, ang sinasahod ng isang small YouTuber katulad ko is, hindi siya malaki, hindi rin maliit, sakto lang. Kapag may sipag at tsaka ka, lalaki pa yan. So, ayun lamang guys. Sana ma-inspire ko kayo na mag-vlog at mag-share ng inyong mga ideas din sa inyong YouTube channel. And then, ayun din, para kumita din, di ba? So,
Yun lamang guys, and thank you nga po pala sa mga subscriber ko, sa mga solid na nanonood dyan sa aking YouTube channel, sa mga videos ko. Walang sawang panonood ng YouTube, mga videos ko sa YouTube. Sobrang salamat po, kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako darating sa stage na ganito. Kung makakasahod ako at makakahawak ako ng sarili kong pera na bunga ng aking Pagyo YouTube. So, thank you so much guys. Ako nga po uli, si Sarah Huang, na sobrang nagpapasalamat sa inyo. Hanggang sa muli ulit guys. Thank you. Bye.